Good day mga kaputi. Ang project ko ngayong araw ay isang puppy flower at ito ang request ng ating madam na ilalagay sa kanyang likod. So si madam ay nag-request sa akin na gusto niya ng puppy flower at gusto niya ay ilagay ito sa kanyang likod. So dali-dali ako ay gumawa at nag-edit ng design gamit ang aking iPad at ang gamit ko naman ditong application ay Procreate. At ang ginamit ko naman printer dito ay Epson M1120 na lagi kong ginagamit kapag ako ay nagtatato. At dito naman ay gumawa ako ng dalawang size, isang malaki at isang maliit upang pagpilian ni madam kung ano yung ilalagay niyang size na gusto niya. So bali kapag ako ay nagpre-print ay madami akong size na ginagawa upang mapagpilian ng client kung ano yung size na gusto nila at yung laki na babagay dun sa parte na paglalagyan ng kanilang tato. So dito ay gumamit lang ako ng 11 round magnum. Gumamit rin at ako dito ng 7RL pero ginamit ko lang dun sa mga maliliit na parte lang ng ginagawa kong pyesa. Hindi ko siya ginamit na pinanglining dito sa project na ginagawa ko. Dahil sa medyo realistic ito ang ginagawa kong puppy flower, dahil ito yung ni-request ni madam na ipalagay sa kanyang likod. At nagbigay din siya ng mga idea at nagpasa siya ng tatlong design sa akin na pwede kong kuhanan ng idea at pagdugtong-dugtongin ko yung mga binigay niyang mga picture sa akin. At ito po yung mga picture na ibinigay sa akin na idea ni madam. Diyan ko po kinuha yung idea ng tattoo ni madam. At gumawa ako ng sarili ko layout at ipinakita ko kay madam at nagustuhan naman niya ito. Mas maganda kasi kapag may original na design ka at hindi ka kukuha sa picture na nagawa na. Para may originality yung gawa at wala siyang katulad. Bali sa pag-edit ng design ni madam ay inabot po kami ng 30 minutes dahil may dalawang design siya na pinagpipilian. So ang ginawa ko, yung mga pinasa niyang mga design sa akin ay pinagdugtong-dugtong ko at nung nakagawa na ako ng sketch ay pinakita ko na agad ito kay madam. At buti na lang ay inaproba na agad ito ni madam at hindi na ako nagulit ng sketch dahil sa unang sketch pa lang ay nagustuhan na niya ito agad. Bali dito sa ginagawa kong project ay gumamit ako ng magenta na intense. At gumamit din ako ng Star Bright na Scarlet Red. Gumamit din ako ng Intense na Brown. At ang ginamit ko ditong Black ay Dynamic Black. At para pala makuha mo yung tamang realistic ng isang design na ginagawa mo, kailangan mo maghanda ng dalawang cup para sa isang kulay. Yung isang cup ay lagyan mo ng isang pure na kulay at dun sa kabila ay maglagay ka lang ng tubig upang ito ay iyong pagsasawsawan. At dun mo na lang siya tatansyahin para hindi ka na gumamit ng mas madaming cup. At para naman sa pagtimpla ng dark to light, ay need mong mag-prepare ng mga 5-10 cup at dun mo na lang titimplahin yung mga ibang kulay na gusto mo kung ikaw ay magre-realistic. Bali, hindi pala madali ang magre-realistic. Pero ito yung mga gustong-gusto kong mga ginagawa na mga project. So, nadya-challenge kasi ako pag ganitong mga design ang mga ginagawa ko. Bali, mas nahuhubog kasi ang aking kaisipan kapag ganitong mga design at yung mga hindi ko pa masyadong nagagawa, yung mga ginagawa kong mga project. Bali, si madam pala ay laging nagpapatato sa akin. Bali, itong tattoo niya ay pang-tatlo na niya sa akin. Yung una niyang tattoo noon ay pinabura niya rin sa akin dahil siya ay mag-abroad. Pero yung nakapunta na siya sa abroad, ay hindi naman pala bawal ang may tato. Kaya nung bumalik siya dito sa Pilipinas, ay pinatato niya ulit sa akin. Bale, yung ginawa namin sa dati niyang tato na ay pinabura niya sa akin, ay kinover namin ito ng bagong tato. At yung ipinangcover naming design doon ay wolf na moon. Tapos paglipas ng mga ilang buwan ay ito na at nagchat ulit si madam dahil gusto niya ulit magpatato at doon niya sa likod ito ipapalagay. Bale, sakto at wala akong client nung araw na yon. Kaya na-schedule ko agad si madam. Bali, tumatanggap din pala ako ng walk-in at pwede rin kayong magpa-schedule sa akin. Basta i-message nyo lang ako sa aking Facebook page at ako ay sasagot sa inyong mga katanungan. Pwede rin kayong mag-avail ng 50% discount. Basta isend nyo lang po sa akin ang inyong mga design.
Bali, ito pala yung mga sumunod na ginawa ko na mga magkakaibigan na nag-walk-in. Bali, yung video ay nabura ko kaya isiningit ko na lang dito sa video na ginagawa ko. Bali, magkakaibigan ito at apat po silang nagpatato sa akin at binigyan ko rin sila ng free dahil madami po silang pinagawa sa akin. Bali, ito po yung mga pinagawa nila. Ito po ay cover up. May dati po siyang tattoo at ipinacover na po niya ito respect sa unang artist. Ang dati niyang tattoo ay pakpak po siya. Tapos ginawa na po namin siyang butterfly. At ito naman po yung tattoo ng isa niyang kaibigan dahil couple po sila. Couple na mag best friend. Bali, ito yung design na isinend nila sa akin sa messenger bago yung araw na magpapagawa sila. Bali, ito po yung couple nilang dalawa na ipinagawa sa akin at inabot po ako dito ng 10 minutes bago ko po nagawa yung couple nilang dalawa. Bali, yung gusto ni madam pa dito ay makover pa yung love dun sa baba at hinahanapan ko siya ng bagong design. Bali, nagsingit pa ulit si madam ng evil eye sa likod naman ng kanyang braso. At ito naman pala yung ginawa kong cover up dun sa love kanina na sinasabi ko. At ginawan ko siya ng design at ito na po yung nangyari sa pinapa-cover niyang luma niyang tattoo. At very satisfied naman po ang ating mga madam dahil nagustuhan po nila ang aking ginawa at hindi naman daw po sila nagsisi na ipinacover nila at sa akin sila nagpatato. At dahil madami din silang pinagawa, nag-avail po sila ng 50% discount at lahat po ng tattoo nila ay bawas. At ito pa po yung mga ibang ipinagawa nila sa akin. Dahil humabol pa po ulit si madam at nabitin siya sa kanilang tattoo. At ito na po yung kinalabasan ng isa niyang tattoo na ribbon. At dahil sa nabitin po talaga sila madam sa kanilang tattoo, ay nagsingit pa po si madam ng isa pa pong koi fish na ying at yang. Ayan po. Nagsingit pa po si madam ng isa pa dahil sabi niya last na. At sa mga gusto ng mga ganitong tattoo, i-message nyo lang po ako sa akin Facebook page na Raymar Manuel Esteban, Esteban Tattoo at Esteban Tattoo Kamiling. So hanggang dito na lang po ang aking video. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Bye-bye!